Hello guys! So today, tuturuan ko kayo kung paano ninyo i-edit ang RPMS PPST template para sa ating mga kapitapitagang dalugguro kung saan ito po ay nahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang pag-i-edit gamit ang Canva. Ilalagay ko ang link ng Canva dyan sa comment section, then paki-access na lang po ng ating link. At huwag ninyong kalimutan na mag-copy link nang sa gayon, maraming makagamit ng link na yon at makapag-edit. Ang pangalawang bahagi naman ay ang pag-i-edit ng mismong PowerPoint, kung saan ipapakita ko roon yung mga bahagi na dapat ninyong pagdaanan, lalong-lalo na doon sa ating slide. Okay po? Huwag kalimutang mag-duplicate ng slide kung kinakailangan, lalong-lalo na kapag kailangan ninyo ng extra slides. Without further ado, let's edit! Okay guys, so let's start. So, dito sa bahaging ito, pinas-forward ko na yan kasi ang ginagawa ko lang naman dyan ay inaayos ko yung magiging facing nung footer saka yung circle na paglalagyan nung magiging picture mo. Ano, picture natin as we edit this template. Ayan, as you can see, nilagyan ko yan sa center ng circle frame. Mamaya, malalaman nyo kung ano ang gamit niyan. Okay po? Sa bahaging ito, tuturuan ko kayo kung paano ninyo ilalagay yung magiging picture ninyo. Ano? Ayan. So, una, piliin ang picture, alisin ang background para malinis sa tingnan. Once na natanggal na yung background, ayan. So, ilalapat mo na yung picture doon sa pinakanloob nung circle frame. So, i-adjust mo yan through cropping para lang maganda siyang tignan. Then, sa part na to, yan ang magiging kinalabasan. So, ang gagawin mo dyan ay kukuha ka uli nung picture. Ayan. Then, aalisin mo yung background saka mo ikakrop. Ayan. So, ang tamang gawin dito ay through adjusting each edges para hindi ganun ang mangyari. Yung pumasok yung picture doon mismo sa loob ng bilog. So, kailangan itatama mo mismo sa pamamagitan ng pag-a-adjust nung bawat kanto, kagaya ng ginagawa ko. Kasi kapag dinrap ko lang yan dyan, mapupunta sa loob yung picture. So, ang mangyayari, may iba yung nasa loob. Ayan, as you can see, medyo tama na, pero medyo maliit yung picture, kaya i-adjust ko pa yan ng mas malapit. Okay po? Ayan, so pinas forward ko na para mabilis tayo. Same process lang din naman ang ginagawa yon. So mamaya, mag-focus kayo kung paano gagawin yung mga nandito sa side. Yung divided part of circle saka yung circle mismo, itong mga frames na to, kasi magiging malaking tulong kung meron kayong kaalaman sa pagka-cropping at pag-rotating. So, ang gagawin dito ay as you place the picture in each divided circular frames, i-double click ninyo. Ano po? Then, kapag yun ay na-click nyo na, na-double click nyo na, lalabas doon yung cropping at rotating para tumama doon sa mismong frames. Kasi pag basta nyo lang nilagay yan, yung picture dyan as is, ang mangyayari, mapupunta yung picture kung paano yung posisyon ng bawat frames. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ayan, naghahanap na ako dito ng magiging picture. For example, ayan, tignan nyo ang mangyayari. Ayun, so nakabaliktad. Ayan, so kaya ang ginawa ko ay nirotate ko at aking crinap para mas malapit yung picture. Ayan. So, ganyan lang ang gagawin ninyo.
Okay, let's fast forward the process. Ayan. Diba dun sa ating pinakang design ay kulay blue ya ang mga picture na yan. Magiging kulay blue na yan. Tapos, lalagyan lang yan ng mga shining effects para magaya natin yung pinakang template natin. So, later ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin yon gagawin. So, tignan nyo muna yung proseso. Ulitin ko, place the picture, double click, then kapag na-double click yon ay saka ninyo i-rotate at i-crop. Yan, para makuha mismo ninyo yung tamang placing ng picture doon sa bawat bahagi ng ating circular frames. Ayan, so paano naman natin ito gagawing kulay blue? Ayan, duplicate mo yan, then gagawin mo yan ng gagawin mo yung solid color, then i-reduce mo yung transparency. Ayan, so ganyan lang ang gagawin mo. So same procedure lang yan dyan sa mga susunod na bahagi ng circular frame. So fast forward uli natin para mabilis. So, mahanap lang ako dyan ng medyo maliit na size ng magiging lining para sa ating circle. Ayan, yan yung napili ko. Then, saka natin yan lalagyan ng shining effects para medyo may magandang kinang dyan. Ayan, so liitan lang natin yan kasi masyadong malaki. Parang pangit ito. Palitan natin ng masyado siyang sabog. Yung mas konti yung sinag siguro. Ayan. Delete natin yan. Hanap na. Ayan. So ito. Ayan. Para mas simple. Okay po. So mamaya, yung mga sumusunod na part ng ating template, given na naman yon, andyan na yon sa pinakang link na nakalagay sa ating description ng ating video. Ika-copy nyo na lang yon, isi-save as picture ninyo, then ipa-follow nyo lang yung mga steps na nandoon sa video during step 2 sa ating PowerPoint. Okay po? Para mas smooth na lang. Ito yung pinakang importanteng bahagi kasi ito yung magiging background ng ating RPMS template. So dito tayo gagawa nun sa Canva. Para mamaya, dire-diretso na lang tayo sa pagta-type. Okay po? Yan. So, pili lang tayo dyan ng magandang text na hindi ganoon kalaki, hindi rin ganoon kaliit. Yung tama lang. Yan. Okay, so ngayon dito na tayo sa part 2 sa PowerPoint. Yan. So ito yung pinakang madali na tong bahaging ito kasi magi-insert na lang kayo ng mga picture na ginawa ninyo doon sa ating Canva. Yan. Kagaya ng ginagawa ko. Guys, madali na tong sundan ha. Hindi na to kailangan ng ganun pang tutorial. Given na naman yan dyan sa pinakang template, ang gagawin nyo na lang ay mag-a-add na lang kayo ng slides, then maglalagay ng title at ilalagay yung inyong mga MOVs per KRA.
Thank you.